Magandang araw po mga kaboards. Welcome po muli sa ating channel. At kung bago ka lang, ay huwag kalimutan mag-like and subscribe at ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang mga videos. Enjoy watching! Yung sa video na naglalaman about sa kasalanang walang kapatawaran po. Tapos, yung sa previous po na mass indoctrination is napakinggan rin po yung ano, yung kung anong mga masasamang pitak sa laman, lalong-lalo na po sa ano, sa mga binatang katulad ko po. Tapos ano, nagawa ko po kasi yung ano, yung pagma-masturbate po ano, Brother Ellie. Tapos ano, labis ko pong pinagsisihan nung malaman ko po na ano, na wala na palang kapag ano, nalaman mo na yung utos po ng ano, Panginoong Diyos. Yung tanong ko po is, may pag-asa pa po ba akong makaanib sa iglesia ng Panginoong Diyos po? Yun lang po, kapatid na Ellie at kapatid na Daniel. Salamat sa iyong pagsali, ano? Wala namang ganun sa Biblia na yung nakapag-masturbate ay wala kapatawaran. Huwag namang ganun. Wala tayong turong ganun, ano? Ako mo nakapag-masturbate ang isang tao, wala nang kapatawaran. Walang ganun turo sa Biblia. Alam mo, kapatid, ano? Meron tinatawag ang mga tao na lesser evil. Ibig sabihin, masama, pero hindi masyadong masama, lesser siya. Halimbawa, yung isang babae o lalaki na nagkahiwala yung mag-asawa dahil yung mag-asawa yung asawang nagtrabaho sa barko, nagtrabaho sa abroad, hindi sila magkasama ng asawa. May nagtanong sa akin, Brother Ellie, sabi niya, minsan dumadating yung panahon, hindi ko na ikamapigil yung sarili ko. Masama ba ikayong nagawa ko na nag-masturbate ako? Sabi ko, kumporme sa sitwasyon yan. Hindi naman yan, ano, dapat hatulan mo straight na gano'n na masama. Lalo na yung sinasabi mo ngayon, wala nang kapatawaran. Hindi, kapatid, mali yan. Hindi totoong wala nang kapatawaran. Kasi ganito, meron akong mga kapatid sa iglesia tayo na hindi nagkakaanak, di ba? Ngayon, kung hindi nagkakaanak, pupunta sa doktor, magkukonsulta. Sabi ng doktor, gumawa ka tayo ng sperm count. Para magkaroon ng isang sperm count, yung kailangan ng doktor, magmamasturbate yung lalaki. Kung walang kapatawaran yun, di kawa-awa naman yung nagmasturbate. Kailangan ng sperm count. Para makuha yung sperm count, ang tawag doon sperm count, na magmamasturbate, obligadong magmasturbate. Pag sinabi mong wala ng kapatawaran, ang lupit naman nun. Hindi ganun. Gaya nga halimbawa, nung mag-asawang nagkahiwalay, nakakadalawang taon na hindi nagkikita dahil may kontrata abroad. Kung halimbawa, nagawa yun dahil hindi na makatiis yung nasa nung laman, para hatulan natin na wala ng patawad yun, lalabas yun, ano? Malupit yun, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang tao, meron tayong kahinaan, lahat ng tao. Santiago 1.14. Ano lang naman yan mga ipokrito at ipokrita lang yun. Nagsasabi ko minsan na, ang sama-sama nun. Tanungin mo nga yung mga pare, walang asawa yan mas masama nga yung ginagawa ng ibang pare na may medupilya na nagpepedopilya, pati mga bata pinapatulan, yung mas masama, no?
Ano ginagawa ng mga pare na hindi naasawa, mga obispo, mga kardinal, papa sa Roma, ano ginagawa nun? Diba? Santiago 1.14. Pakinggan mo, kapatid. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ang tao, merong masamang pita. Merong nasa ng laman. Parang kasi tayo'y laman, ano? Meron tayong nature. Ang nature natin, parang nature din ng hayop. Magkapareho yung hayop sa, at saka tao eh. Sa maraming mga areas of life, pareho lang ang tao sa hayop. Basahin natin ang Ecclesiastes 3:10 o 3:19. Sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop. Sa makatwid bagay, isang bagay ang nangyayari sa kanila. Kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao. Oo, silang lahat ay may isang hininga, at ang tao ay wala ng karangalang higit sa hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Si Otso ngayon, kapatid na Daniel. Sinabi ko sa puso ko, dahil sa mga anak ng mga tao, upang subukin sila ng Diyos at upang kanilang makita na sila'y mga hayop lamang. Maraming aspeto ng buhay, kapatid na Philip, na para tayong hayop, meron tayong ang tawag doon naturalesa karnal, ano? Yung ating carnal nature. Parang hayop din. Yung hayop nakakaramdam din 'yo ng ano eh ng tawag doon masamang pita ng laman, yung pita ng laman. Kaya nga ako naintindihan ko ito nung nag-aalaga ako ng baboy. May alaga akong baboy na isa. Tawag nga namin Pinky. Pinapakain ko yun. Nasa bahay ko yun eh. Pumapasok sa bahay ko. Malinis kasi siya. Yung mga pinag-anuhan namin ng mga pinagbalata namin ng mga gulay, kinakain niya. Kasi nagtitinda nga kami ng ano eh, kanin. Ngayon, may ating na araw, ayaw siyang kumain. Parang dumadaing siya. Eh mag-isa lang naman siya doon sa bahay namin, doon sa Betis, sa Pampanga. Ano kaya ako nangyari dito sa alaga ko? Ang taba-taba nga. Ano siya eh, malinis siya. Tapos kaya ang tawag namin Pinky, kulay pink siya. Maputi siya tapos pink. Eh di siya kumakain. Na ano ako, ano kaya nangyari? Baka ako may sakit. Pinatignan ko sa veterinaryo. Yung veterinaryo, ay, ayan pala, ikaw, brother eh, namamaga yung puwerta. Naglalandi, ikaw, yan. Ibig sabihin, nung naglalandi yung, ano, dumating yung kanyang period na pwede na siyang manganak. Naglalandi, ikaw, yung baboy. Yun ang tawag sa Tagalog eh. Eh, hindi mo naman pwedeng sisihin yung baboy na bakit siya naglalandi? Eh, yun ang process ng ano eh. Para magparami ng baboy, para makain ng tao. Yun. Ganon din sa baka, sa manok. Merong mga dumadating na ganong mga tiyempo na merong nararamdaman ng tao na lust of the flesh. Sinasabi yun ni Santiago. Ito, alagad na ng Kristo ito, no? Bawat tao ang wika, tutukso. Pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. For every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Meron kang sarili mong nararamdamang pita ng laman o lust. Minsan, nang sa isang binata, sa isang dalaga, magkaroon ng ganong action na nagmamasturbate.
Eh kung yun naman ay hindi mo sinasadya, gaya nung baboy, hindi naman niya sinasadya na makaramdam siya nung gano'n na naglalandi siya. Ibig mo bang sabihin, pagkagawa yun ng isang tao, eh kondinado na, wala nang kaligtasan? Hindi gano'n ang Diyos na nakikilala ko sa Biblia. Ang Diyos, naiintindihan niya ang ating mga kahinaan. Kaya kung halimbawa, nakakagawa tayo ng bagay dahil sa kahinaan ng laman, napapatawad naman ng Diyos yun eh. Huwag ka lang aabuso. Napapatawad ng Diyos yung kahinaan ng ating mga laman. Basahin natin yung Ebreo. Kapitulo 4 yun ang tanda ko eh, sa bandang huling versikulo. Na meron ika tayong dakilang saserdote, o 4:15. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, ay walang kasalanan. Ayan, no? Basahin natin yan sa Bisaya, taga General Santos siya, no? Ang sabi, kay kita walay labwang saserdote, nga dili arang matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon, kundili usang gitingtal sa tanang mga paagi, sama kanato, apan walay sala. Ayon. Meron ang ating Panginoon Jesucristo na dakilang saserdote natin. Naramdaman din niya yan eh, yung mga nararamdaman natin. Pero siya ay, kaya siya marunong siyang maawa. Marunong siyang nauunawaan niya tayo. Maaari niya tayong mapatawad. Pag dumadating yung mga pagkakataon na hindi na matitiis ng laman ng tao. Kasi natural yan eh. Ang laman, nagugutom. Kaya kakain ka pag nagugutom ka. Nauuhaw ang laman. Iinom ka pag nauuhaw ka. Halimbawa, gusto mong mga bagay sa laman yan eh. Yung halimbawa, pagod ka. Pagpapahinga ka. Dahil pagod ka eh. Inaantok yung laman mo gustong matulog eh. Matutulog ka. No? Yun, dumadating yun, cycle yun eh. Dadating yung matulog ka, antukin ka, gugutumin ka, mauuhaw ka, mapapagod ka. Kasama sa cycle ng katawan, yung ovulation period ng babae. Nararamdaman ng babae yun na naghahanap siya nung gusto nung kanyang laman. Ganon din naman yung lalaki. Kaya nga, ang sabi ni Pablo, kung hindi ka na makakapigil, mabuting mag-asawa kaysa masunog. Basahin natin ang 7:9 ng unang Korinto. Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mangagningas ang pita. Kumbaga, pag nag-asawa ka, hindi ka na matutukso kung kani-kanino pa. Meron kasi iba-iba ang ginagawa para makaraos, pupunta sa massage parlor, pupunta sa mga tawag doon, prostitution din. Pupunta kung kani-kanino para makaraos, eh masama lalo 'yon. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, kung hindi mo na mapigil, mas mabuti yung mag-asawa. Kasi magaling ang mag-asawa kaysa magningas ang pita. Kaya yung mga pare, nagtataka ako ba't bawal mag-asawa eh. Mas magaling yung mag-asawa, sabi ng Diyos eh, kaysa mamedopilya ka eh. Kaysa yung mga madre ang buntisin mo, mas magaling mag-asawa ka na. Mga apostol nga, nag-asawa eh. Yung mga ibang apostol, may asawa. Eh para ipagbawal mo pag-aasawa, eh merong cycle yan tao. Meron niyang nararamdaman sa laman. Ewan ko kung naiintindihan ninyo. Ayoko kasi nung ako kagaya ng pastor na parang mga ipokrita. Pag hindi mo matanggap yung nature, lalabas ipokrita ka.
Ang masasabi ko sa iyo, kapatid na Philip, kung ang nagawa mo ay bunga lang nung talagang hindi mo na kasi natiis, hindi naman ibig sabihin wala ka ng patawad, na mapapahama ka na, punta ka na sa impyerno. Hindi ganun. Nauunawaan ng Diyos ang ating pagkatao. Siya ang gumawa sa atin eh. Sa isang talata ng awit 103, versikulo 14. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang inaalaala na tayo'y alabok. Kaya nagpapatawad. Pagka yung dahil sa pagkaalabok natin, nakagawa tayo ng kasalanan, napapatawad niya yun kasi nalalaman niya eh. Umpisahan mo sa 12, kapatid na Daniel. Kung gaano ang layo ng silanganan... Mas maaga pa, kapatid na Daniel. Ayun, sapagkat... Sa 11. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na nangatatakot sa kanya. Kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Kung paanong ang Ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa kanya. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang inaalaala na tayo'y alabok. Kita mo kapatid, nauunawaan ng Diyos yun para sabihin mo, hindi ka napapatawarin, mali yun. Kasi kung babasahin natin, basahin ko nga sa Cebuano, gumpisa sa 11. Sabi doon sa 11, kaingon nga ang mga langit hataas ibabaw sa yuta. Ingon man kadako ang iyang mahigugmaong kalulot ngadto kanila nga may kahadlok kaniya. 12. Ingon sa pagkahalayo sa silangan gikan sa kasadpan. Sa mao nga gilayon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. 13. Sama sa usa sa kaamahan nga naluoy sa iyang mga anak, sa mao nga pagkaagi naluoy ang Ginoo kanila nga may kahadlok kaniya, kay siya nahibalo sa atong kahimtang. Nahinumdum siya nga kita mga abog lamang. Naiintindihan tayo ng Diyos. Pagka meron tayong mga nagagawang mali dahil sa kahinaan ng ating laman, ano, napapatawad ng Diyos yun, kapatid. Naunawaan mo, kapatid na Philip? Opo, pero may follow-up ako question, Brother Eli, kung pwede. May pag-asa pa po ba akong makaanib sa iglesia ng Diyos po? Lahat ng tao may pag-asa, kapatid. Lalo na hindi ka pa nakakakilala ng katwiran. May pag-asa ka, ba't mawawalan ka ng pag-asa? You are welcome. I will tell you are welcome. Kasi yung mga taong kagaya mo na may takot sa Diyos, talagang gusto ng Diyos yan na maakay, na nag-aala lang makagawa ng kasamaan. Meron kang pag-asa, kung nakapakinig ka na ng doktrina, naintindihan mo na, pwede ka namang magpabautismo. Naunawaan mo, kapatid? Opo, Brother Eli, maraming salamat. At to God be the glory po. Salamat. Samahan ka nawa ng Panginoon. Salamat. Ayan po mga kaboards. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Thanks be to God.